ang pandemic din eh, kundi kahit in a way economic crisis din, 'di ba? Pero tuloy yung ano, tuloy yung esports. I would like to send a big shout out as well to our production team, no. That's always making sure that's yung quality talaga ng broadcast natin top notch, no. Despite the challenges din minsan sa connections, no. Yes, oo. Medyo natin ang technology talaga. Pero ayun, medyo nagbago ng konti, no. Nandito na tayo dito sa andito na tayo ngayon sa ating running game. Nag 1-3-1 na yata, no? Oo. And maaari si Awis. Oo. At the first blood pa nga doon ng Hayabusa. Actually, they were forced eh. So tinry nila yung 4-1 nung umpisa. Kaso medyo may part sa kanila, oops, hindi natin pwedeng iwan yung Chow sa ibaba. So yes. Parang ang mangyayari dito is that babantay-bantayan minsan yung baba, and at it, that was gonna be the truth na medyo magsistay doon. NJ is deep for that part. He will stall out a lot of time. Lalagyan lang siya ng ano dito. Reverse time, force the flicker against Rene J. Bumati dito si ano, no, Secret. Sumipa si Rene J kagad, napakabilis. Flicker out Secret dito. Ang dami nang na-burn ng next play. They need to walk out. Mainit yung comp. Ang init ng comp sa early game eh, no? Oo. Hero ng blue far. Ano naman eh, talagang palag sa umpisa eh. Pero yun nga lang, this is gonna be a very ticking time bomb for them. Lalo na sa NX solid. Lalo na pagka na yung power spike ni H2, which is right now level 5, may Tempest of Blade, kaya niya nang mag-pick off anyone on the side of blue fire. Nakabeso na ako kagad ng kill din sa H2 very early. Actually napaganda, medyo na miss out ko yung instant replay doon, pero I think this is the first blood ng blue fire. Ito yung kanina pa, no. Pero ganda ng stall out ni Rene J doon. Nakatakas pa yata si Rene J doon sa layo ng nilakad. Na timing nung ano, ang reverse time yung Shunpo eh. Yun nga lang, may flicker ta sakto si Balmod, yung wala namang pang crowd control si Balmod, iniikot-ikutan niya, din sinipa na lang siya bigla ni Rene J. At nakuha nang po si Rene J dan. So doon nakuha yung punishment on the early 0-4-1, no. Na ginawa ng Blue Fire. Or 1-4-0 pala. And yeah, right now gold lead even. Pero again, I can't but feel na pag nagigi-stall out o tumatagal yung laro, doon papasok yung kahinaan ng comp ng Blue Fire. May part dito, no, na parang wala nang planong i-contest yung NXP Solid dito. Kasi 100% dito, they could win the late game. Kumbaga, yung Blue Fire dito talaga yung kailangan mag-initiate, kailangan nila maging aggressive and get the objective as fast as they can. Kasi yun nga lang, pag na-hold out sila dito because only the minion wave, wala silang choice. Talagang lalakas, magkaka-item talaga the rest of the team ng NXP Solid. And Rene J is really a god, no, on side lane. Na-pressure na kagad yung side lane eh. Di ba? Na-pressure, lumipat na yung ano doon, yung Balmod natin, because there is no choice but to maintain that lane. And ayun, nag-switch na lang din sila H2, sinamahan si MB just to establish pressure up top. At least yung konting lead nakuha pa rin ng Blue Fire just because they got the turtle on. Pero in terms of gold, no, in terms of map control and side lanes, ayan, next play pa rin. Ano eh, yung part na hindi natin na napanood during the technical pause, yun yung time na ano eh, na silver lining for the side of Blue Fire, na dapat nabasag nila yung gitna, which is hindi nga nangyari. Yeah, we got the Louie here. Fake ultimate na lang yun. Parang ano, no? Dapat high tempo comp to ng ano eh, Blue Fire. Pero it's slowing down, ha? Late sila ng entrada dito para sa babatiin nila yung Fatal Links. Willing sila. Kung Fatal Links na kagad si Yawi, Dragon Form onto the backline. Dali si Ansin dito. May H2. Dali si H2 si Ansin dito. Nadali na rin yung PNK. Alright. Ayun na. Safe to say. This might be it, Engine. I mean, ito yung kinakatakutan ko na pwede pang mangyari on mid on late game. Kaso kung na-pull off na ng NXP Solid as early as 5 minutes, Blue Fire is close to none yung chance nilang manalo on the specific game. Yeah. Dito na nararamdaman yung ano, dito na nararamdaman po yung comp. It all started on a tri-bade and got onto Yawi. Tapos, gaya rin sinabi mo exactly, Rob. MB here, Yuzong lang. Disrupt, no? Naiwan yung Diggy sa may harapan. And that's it. Wala na sa antakas dito. So, I think ang magiging ano na lang rito ng Blue Fire is they have, ito kasi mahirap eh, no? Pagka naghahanap ka na lang ng mali doon sa kalaban nyo. Which is, mahirap. Maybe, I think, it's close to none as well. Yung magiging error dito ng NXP Solid.
kasi magagawa na at magagawa ng paraan eh. Kaya si Yawi na namatay na siya twice. Kaya niyang ulit-ulitin lang na pasukin yung buong blue fire just to soak up the damage. Kasi right after mo pwede nang tapusin ng mga carry nila. Nakuha ni H2 tol, ganun lang, simpleng talon lang. Ni-reverse time siya, H2 will be diving in. Dragon darating na lang rin, no? Black Dragon form. Chester for the backline, Secret wants to go for that one. I'm not sure if the kill will be completed. Mega kill already for MB. There is the gun was done in by that Diggy against the Kagura, but it doesn't matter, no? At kahit si MB hindi basta pabubura dito sa binabato ng ating low yield. This is expected. Oh, yeah, definitely. Went for the deletion towards Secret. Yawi here is starting to itemize in a sense na nawi-withstand niya na yung mga pakonti-konti pa-chepi-cheping bato ng blue fire sa kanya. H2, what is that? There's no surprise on that kind of performance. You know, going for push, going for farm, leading the experience here sits at level 11. For the highest, well, si Chung pala mataas din yung level dito. Pero with some, against sa team na meron pa mga level 7s. To be honest, hindi nga kailangan ni Yawi mag-itemize dito for like magic. Eh. Well, may Loye dito, even yung Diggy. Kaso, kaya kasing burahin agad yung dalawang species hero na yun. Eh. It's only the one who could be able to deal as much as damage is yung Hayabusa. Pero Shadow Kill can as much as kill only at least one hero on the side of NXP Solid. And sino pa yun? Yeah. Oh, nahuli si H2. Babatoy nila, Finch Poise to Muse. Maganda yung crowd control kay H2 for the pickup. Pero nararamdaman mo na talaga yung kakulangan ng damage dito. Blue Fire. Hindi na ganun ka-threatening yung comp ngayon. Ngayon, ramdam mo na pag nilagay mo yung tank sa harapan, mas nadidistrap lalo yung Blue Fire. And you can actually see the maneuver here by H2 and Renegade going for the side lane flank, no? Tapos, again, kaka-clash. Sa likod, darating si MB. Totoo. I was very heavy. Black Dragon form. I think for zone out lang. Para makuha yung push sa mid. No? Tapos aantay nilang respond dito yung blue fire. May isang nauli. Si Chester umabati dito. And that's gonna be the OG Shadow Kill completed against that Kagura. Here comes Renegade onto the side. Pinadala naman yung aso doon. Kinagat-kagat yung ating Kung Fu Master. Mga kaibigan, Renegade na-burn na lahat ng kanyang Jeet Kune Do. There is gonna be the Shunpo away from the reverse time. Yawi now staying down for the turtle 50% health. Fatal Links. Binati kagad dito. Siyempre ng time journey down for the Diggy. Na-kill. Na-execute. Coming in from the ult ng ating Valmond. H2 has to use his Blade of Tempest just to walk away against the advance here of Blue Fire. Medyo nagkaroon ng konting breathing room doon yung Blue Fire. At the force out nila. At least, kasi medyo nag-overextend na rin talaga yung next, NXP Solid. Eh. Like for MB using the Dragon just to go for the buff. Yun yung nakitang way ng Blue Fire to strike back. And yun, may konting dip, no? Pabalik sa gitna, yung gold lead dito ng next play Solid. And hindi nakuha yung push tola sa mid, by the way. Walang pumalo ng mid. Pero isang hinga naman na lang yan, yung mid lane outer turret dito. And still, the side lanes is still in favor dito ng next play Solid. Maybe siguro depende. Ang maganda dito, yung threat ni Yawi, wala na talaga. Because the Fatal Links, automatic talaga time journey. Dragon form again, haharap si MB. Unseen, cannot be seen anymore into the map because he's gone. There is gonna be their angry activated dito. Pahabol para kay Kripsu. Tumanak from the Jeet Kune Do ni Renegade. MB here will not be swinging in. He will be swinging out. Here comes Secret sa may Gedli. Habol para kay Yawi. And of course, mabata ang next play Solid kasi wala pa si Anodon H2. Was able to shove the lane up top. And will now be hovering here in the mid. Okay, so what's actually happening, you know, parang pick up. To be honest, yung popaling pa dito ni Crypto was the one who's giving NXP Solid the hard time kung para pag pumapasok. Yun yung parang nagiging initiation nila bukod sa reverse time. Yeah. And eto lang. So, sige, dahil wala na yung Diggy, eto na yun, set up na. Pwede na bumuelo si Yawi, double kill tol. H2, sabay takbo. Kasi ganoon niya na yung kanyang misyon, ha? Habuli na lang din doon ni paring Chu. Lord, resurrect and I think makakataas. He will just walk away. Nakakaisa pa rin, nakakagulang pa rin talaga dito yung next play. Totoo yan. Pero ito, easy pick-up na naman tayo for the Balbon. Renegade dito, gonna be unstoppable on the show. Ito pa eh, no? Nahihirapan silang... Wow! Beautiful play, man! One-inch punch? Player? Oh, lang, medyo ang bilis nun, ah.
Yes, grabe si Renny J. Ang init ng kamay. May amilis dito. Hindi pa pala tapos yung Gera Blade of Tempest kagad. Sa may pinakalikod, the 4H to 1 last auto attack. He will be able to walk away. Hindi, na maalam naman. Natuluyan pa rin naman ang Luigi Jarvan. At what cause might be everything. Monster kill. Anong nangyari dito sa Blue Fire Drinagon? Mm-hmm. Drinagon, may MB mga kaibigan. And that will be it. We have the inner mid lane turret destroyed here by next play. Definitely, there's no way for Blue Fire to be able to come back into situation. I mean, kung kita natin, it's just about doon si MB. Si MB, no, pag pumasok dito kang Yusong, there's no way na hindi siya makapatay at least one. Yeah. And yung damage na binato sa kanya will just be mapupunta lang doon sa ilalifesteal niya lang ulit. So, yeah, parang this, ito yung pinaka-burden for the side of the Blue Fire is kung paano nila matatanggal kagad sa equation yung Yuzhong, and I don't think it's gonna happen in this composition. Malupit dyan, first pick yung Yuzhong. Oo. Pero parang, di ba, wala makitang direct counter for it. Like, Yuzhong can embrace and hit anyone. Eto, tingnan mo yung config na to. Bantayan nyo si Renny J. Kita ka agad dito si Secret. Mga kaibigan, Soul of Love out to Renny J. Ang moment na lang palayo. And yeah, defensive muna ang stance ngayon ng Blue Fire. Slow and steady muna. There might be a possibility siguro na they could try to steal the Lord. Medyo hindi na nagme-make sense dito yung ano eh, yung comp nila rin. Yung Hayabusa dito ni Chu still yet to find. Parang pagka sa team fight kasi parang Shane, parang isipin mo who would you go into your ultimate? Kahit si Chester dito siya lang gumagalaw for to zone out eh, no? The rest NXP for the Blue Fire, sorry. Kahit payong lang eh, atras ka talaga eh, 'di ba? Ang kailangan ba tayo dito lang ano ng Blue Fire in terms of their formation is saan manggagaling si Renny J, kasi napaka playmaker ni Renny J dito. Blue Fire is ready for H2 to dive in, no? Pero yung disruption lang na ginagawa ni MB tsaka ni Renny J, grabe yung sync netong next play mga tol. Down for Secret. Makunachi na si Secret dito, pero kung mag-isa ka lang, walang makunat sa marami. Flicker out and Secret is no more. Medyo na paaga ng labas ng brush si ano doon. Si Secret. Oh, I think he was trying to steal yung Lord doon, kasi hindi niya yata kita yung HP. Then suddenly pag out niya, wala pa pala sa kalahati yung bawas doon ni H2O. Kung si Manjin yung nagkakas nito, sasabihin ni Manjin, alam mo bang pag yung Secret lumabas, hindi na secret yan. Chismis yan, mga kaibigan. That's gonna be the Slayer against the Digi na tinatabaho ni H2 dito. Limbs also delivered towards critical health. And anytime soon, kumakatok na yung next play ng ligaw dito sa base ng Blue Fire, mga kaibigan. Inhibitor Turrets are the only one alive to protect Blue Fire from a 2-0 defeat against next play. Wow. Hindi pa tapos, parang Shane, yung base dito. Pero we're already saying that kasi talagang ano eh, ang hirap na ng sitwasyon talaga dito ng Blue Fire. Any lanes, how could he be able to defend this one? Kahit dire-diretso lang dito, it's just the Yuzhong itself. Kayang-kaya silang i-zone out. Kaya talaga. Ang problema, paano yung juggle siguro ng minion wave dito? There is Renny J. Very quick on getting objectives. The most important thing. At may oras pa syempre para dumitipiti sa may pinakaharapan. Mga kaibigan, marami na lockdown dyan. And no minions up to the top ng inhibitor turret. Yeah, we're gonna focus on ang daming crits na pinaulan mula doon sa Ogi Shadow. It's gonna be slayed down in against the Atlas. Pero nakakap yata dito ng mga members ng mga taga Blue Fire. At makikita mo na butas na din yung top lane inhibitor dito ng Blue Fire. And all base, all doors against them is opened up by next play solid. Oh my god, ladies and gentlemen, I think it might take a single pick off para matapos tong laro na to, or if they would like to turtle it out on the Luminous Lord, for sure matatapos na doon. So for itemization dito, iniisipan ko paano pa kaya yung magiging bawi, pero look at that damage from H2O. Ito na yun eh, ito yung sinasabi natin na pag lumit game, ayan o, inshallah. Mga kaibigan, sinunak niya. Isipin mo, sisiw kayo, nahabol ka ng dragon, baka naman. Parang gusto mo na lang bumalik sa itlog. No? Baka gusto mo bumalik na maging itlog eh, di ba? I mean, Drinagon talaga, literal. And the next play, as expected, they're able to read through
quite an obvious weakness here on the comp of Blue Fire. But I would want to comment Blue Fire on maybe rolling out the transition. It's always yan. Merong nakikita ang ano, pro players na hindi natin makikita. Iba talaga yung ano, iba rin talaga yung ano base ng mga pro players sa laro. Yan. Hindi naman nila to ipipick just because wala lang silang choice sa mga heroes. They have a specific winning condition on this one. Yun nga lang, it's already way past. Like with what we've said during the before the start of the match, yung winning condition nila dito is to snowball. Pero it's already been passed through that. First 5 minutes pa lang, makikita mo na hindi na kakayanin. They still holding it on the first from the 6 to 10 minute mark. Yun nga lang kasi if you're just going parang kumbaga pagpantay lang kayo like stable yung nangyayari sa inyo doon nag-outscale yung mga hero itself like si MB di ba parang there's a part na medyo nakabawi ng konti doon yung Blue Fire doon sa MB kasi right up, hindi na nasundan and well textbook talaga dito yung next play lagi makaibigan Louis will be deleted here no minion ni Jay. Yeah, walang minion wave muna dito. May konting stall out pa. Pero dun nila pag yung Zenbon Zakura, Blade of Tempest, kumbaga, mula kay H2, mga kaibigan, focus kay Secret once again. It gets shut down. Si MB na maalam dyan, but minion wave is still not there. Double kill for H2. There's a minion wave coming in for the bot. And that's it, ladies and gentlemen. Sa unang araw, na unang linggo ng MPL Season 6, that's gonna be the very first 2-0 of this team next play. Solid.